So, paano ba nawala yung acne ko? Paano ko siya na-treat paunti-unti? Hello mga kamams! Welcome back to my YouTube channel. So, for today's video, nandito na naman ako again and again and again sa inyong harapan para i-share yung aking acne skincare routine. If you guys interested, just keep on watching. So, paano ba nawala yung acne ko? Paano ko siya na-treat paunti-unti? Kunting kwentuhan lang muna guys before I start. So, nagkakaroon ako na acne every time na kulang ako sa tulog. So, ang tulog ko minsan is 3 to 4 hours lang. So, stress ka na, tapos kulang ka pa sa tulog. Yung kalabasan yan is lalabas na agad yung acne mo. So, every time din na nakakaroon na agad ako ng breakouts. So, I tried to research some products na hiyang sa akin. So, guys, you need to know first your skin type. So, for me, my skin type is dry to oily. So, disclaimer lang guys, iba-iba po tayo na skin type. Ano po yung mag-work sa inyo na products, yun po yung gagamitin nyo. Itong products na i-review ko ngayon is hindi po ito sponsored. So, my first product is itong Nivea Micellar for Acne. So, ito is 0% alcohol. This micellar, it also good for oily skin. And syempre, maganda din siya pantanggal ng makeup. Ang sabi dito is no irritating and paraben free and algae extract. So maganda siya guys gamitin sa mga sensitive skin katulad ko. So, yung next product is yung cleanser. Yung cleanser ko is yung Garnier. Correct me if I'm wrong. Ito yung pag-pronounce ko is Garnier. Nakita ko lang sa, hindi ko alam kung pa Garnier or Garnier. Kasi nakita ko sa pronunciation YouTube is Garnier. So, yung pag-pronounce ko is Garnier. Tandaan dito sa Garnier is gentle microbeads. Meron siyang mga beads, kunting beads. And of course, salicylic acid plus herba clear. And also, mild refreshing skin. It improves skin complexion with continuous usage. So, gagamitin na natin to every time na mag-iilamos tayo. So, ito kasi ginagamit ko 2 times a day, sa morning and sa evening. So, itong Garnier is dermatological tested for acne prone skin and sensitive skin. So, gagamitin nyo lang to guys if you have a acne. Sa akin kasi, ginagamit ko to every time that I have a acne. So, kung wala akong acne, ibang products naman yung ginagamit ko. So, ito naman yung toner ko, guys. Itong Ordinary Glycolic Acid 7% Toning Solution. Pag ginamit ko siya, sa gabi ko lang siya ginamit kasi sabi dito, use daily in the PM, no more frequently, that once per day. Ginagamit ko lang yung toner, so 3 times a week. So, itong The Ordinary Glycolic Acid 7% Toning Solution. So, nakita nyo guys, nakalahati ko na. So, ginagamit ko siya for acne. Ordinary, it helps to improve skin radiance. Itong aloe vera, so nakikita nyo guys, paubos na talaga siya. It helps to prevent acne and anti-aging. So, ito rin po is nagbibigay ng moisturize sa skin without greasy feel. So, ano pa hinintay nyo? Mag aloe vera na. So, nakita nyo naman guys, paubos na yung aloe vera ko. Ayan. So, itong aloe vera is also can treat acne, eczema, and sunburn. So, kukuha lang kayo ng konti. Then, ganyan ninyo. So, without greasy feel nga yung sinabi ko niya. Ayan. Diba? Ayan. Kaya isa to sa nagustuhan ko to treat my acne.
Yung next products naman is itong 30 Days Miracle Serum. So, itong AHA, BHA, and PHA. So, ang sabi dito is contains 14.5% of Centella Asiatica. So, alam naman natin guys kung ano yung Centella Asiatica. Maganda siya sa balat at sa mga sensitive skin, sa mga Korean skin, yung ginagamit nila, yung Centella Asiatica. So, ito is extract that quickly calms down your skin and leaves skin more radiant than before. So, ito is real tea tree. So, maganda siya sa mga acne prone din na katulad ko. Sa mga sensitive skin, very lightweight serum. And of course, isa din sa nagustuhan ko dito sa serum na to is the very effective to prevent acne. So, yung last product na ginamit ko is itong Benzac AC 5%. Ayan. Ito is benzoyl peroxide water based gel for external use only. So, ginamit ko lang siya sa mga pats-pats kung magkakaroon ako ng acne. Yung paggamit nito is 2 times a day. So, ginagamit ko siya sa morning and syempre sa evening. Itong benzoyl peroxide, it helps prevent acne and killing bacteria. So, alam naman natin siguro itong benzoyl peroxide is dermatologist tested and proven and effective. Pero para sa akin na, iwan ko lang sa inyo guys kasi ito talaga yung gamit ko sa acne ko. So, yung pag-apply nito is kuha lang ng konting pads and ganyan. Kung saan yung may acne, doon yung ilalagay. So, hindi nyo ilalagay sa buong mukha nyo guys. Sa kunting pats lang kung saan yung acne nyo. So, yan na muna guys yung marireview ko for today. And, ay, wait lang. Teka naman, MK. Ahem. Oh my God! So, if you like this video, please give a thumbs up. Subscribe, hit the notification bell, and share. Bye-bye. See you again soon.